14 ng Hulyo, Martes sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng karamihan sa kanyang mga himala, sapagkat hindi sila nagpanibagong buhay. Sawimpalad kayong mga bayan ng Corazain at Bethsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang naganap sa piling nyo, nagsisi sana silang may abo at sako. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa ang sasapitin ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. At ikaw naman, Kapernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi. Itatapon ka sa kaharian ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang naganap sa iyo, narito pa sana ngayon ang Sodom. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa ang sasapitin ng lupain ng Sodom sa araw ng paghukom kaysa sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng karamihan ng kanyang mga himala. Ang mga bayan ng Corazain, Bethsaida at Capernaum ay mga pangunahing bayan noong kapanahunan ni Jesus. Saksi ang mga tao sa mga lugar na ito sa mga biyaya ng Diyos at mga himalang ginawa ni Jesus. Subalit sa kabila ng mga magagandang ginawa ng Diyos sa mga bayang ito, nanatiling matigas at bulag ang kanilang mga puso sa panawagan ng Diyos sa pagsisisi. Kung may naghihintay na pagpapala sa mga gumagawa ng mabuti, kapahamakan naman ang maaaring maging hantungan ng mga taong gumagawa ng masama. Kung may mga tao man na napapahamak, hindi iyon nangangahulugang iyon ang ninanais ng Diyos. Naparito si Jesus hindi para magpahamak kundi para magligtas. Ang tao ang pumipili ng daan patungo sa kanyang kaligtasan o kapahamakan. Pagsasagawa. Walang inisip ang Diyos maliban sa kabutihan at kaligtasan ng tao. Ngunit dahil sa katigasan ng puso, nagagawa natin siyang suwayin. Ang tao mismo ang gumagawa ng daan patungo sa kanyang kapahamakan.